Ronac Art Center, kung saan naman ipapakita sa atin ni Boss Bigboy Cheng ang kanyang mga art collections at syempre, i-interviewin natin siya. Kaya, let's go na sa loob. Okay. Boss. Yes. Sandali lang. Ito'y ayon sa mga marites. Mm. Mahilig ka ba sa babae? Yung totoo? Oo. Oh. Sobra. Sobra. Kaya pala, ang pangalan mo, Ronac, di ba? Ronac. Pag binaligtad mo yun, Kanor. Mga Kanor! Dali, dali. Kumuha ko ng t-shirt dati. Yan, yung mga Kanor. Eh, tara na. Halika na, Repabi. Oo, alam. Kita tayo. So, pagpasok mo, Long Kate, sa Secret Press, ito yung Rip Manila. Franchise to ng Rip LA sa Los Angeles. Wow! Okay. So, inuupahan nila to. Yan. So, may mga sapatos, cups tayo na supi yung bibenta sila ng mga bags na Louis Vuitton na. LB! Ayun naman, LB! Okay, mga pang-fake. Okay, LB! LB! Hello, Master Long. Papiliin ko na si Kate Charles ko sa iyo. Alam mo naman ako. Okay, basta tayo nalabas sinabi siya mamili ka na dyan, maliban lang sa LB, ha? Wala na napili. So, ito yung mga sapatos ng mga resellers sila na sapatos. Uh-huh. So, lahat to halos sold out na sa dito, San Juan. Kaya, siyempre, para sa ka naman natin. Sa Ronac Art Center, San Juan, guys. Dito lang, malapit sa buildings dito. Oo, batiin ko lang, may mga customer ako ng mga ka-repapip status sa Pitmaster. Si Boss Paulo Malvar. Ay! Boss Paulo, ay ito siya, Boss Paulo Malvar! Jet Sweater, Escolin Brothers, bumibili sila lagi sa akin. Ay, ito, si Marlon, tsaka si Martin, tsaka si... Lalo si Repapit Paulo Malvar, dito ba namimili ng mga shishya? Bili siya ng sapatos dito, tsaka mga damit. Napakagaling na breeder. Boss Paolo Malvar, palapunta ka rito. Siyempre, Repapits, size 8. Ah, yun lang. Tapos ito yung mga bear bricks natin. Ito, maganda to. Ayan. Ito, medyo rare to. Ito, binibenta natin mga laro na to, mga rare na bear bricks galing Japan. So, yan siya. Pang regalo, hindi na sa bata. Ano, pang ano yan? Ano, Long? Ano, pang art yan? Pang art yan. Display sa bahay. Sa bahay. Saka yan, tumataas ang presyo lagi niya. Magkano to? Sobra katulad yan, mga nasa 100,000, isa, 1,000. Ay, 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 para alam mo magkano para ready ka. Oo. So, ang tawag dito is bear bricks. Alam na mga ka-repapits na natin. Bear bricks. Mga bear bricks. So, lipat tayo doon naman sa tindahan ko ng dami. Kasi tindahan ko tayo. So ito yung ano retail space ng Secret Fresh mga laruan natin. Master Long, yes. Ito yung mga damit natin na production na natin. Ito na mismo sa iyo. Gawa natin sa akin ito. Pati mga laruan, tayo dealer, nagbebenta tayo. So ito na yung Secret Fresh retail space. Bago kayo pumasok ng gallery, makikita niyo. Ito na pala lahat yung mga t-shirt ako sa yes, kain na mismo may gawa. Yan na. Hindi ko kaya tanong kasi di ba may mga tapings ako. May mga tapings akong ganyan. Kami nila direct ni Lipe. Kasi mas maganda yung pag-raksuta lang. Kita ng camera. Oo naman, oo naman. Maganda sigur bagay sa akin mag-model. Alam mo nung kaya, may sinuot at akong damit na napakamura. Nung isuot ko, aba, ito yung bibili, wholesale. Ako wholesale. Ito lang neto, ito yung mga best-seller natin na t-shirt. Ayan. Nakabagay na bagay sa kulay. Pwede natin naman ito. Sakto. Yan, tam, sakto. Dito may likod? Oo. How much? How much? Nakabagay na bagay sa dito. Mahal kita. Ano alam naman? How much? Yan, sorry. Nagdag na naman ako. Nagkaroon na naman. Ganda, bagay na bagay sa dito. Okay, hit them. Okay, hit them. Thank you. Mahal kita. Alam mo naman si Lord Cassin. Si Ari nga naman. Pero talaga. Huwag mo ba para ako ng bagas. Huwag mo nang kausapin. May sinasabi kayo, boss? Ah, wala, wala. At tatapusin din namin itong shooting. Para meron pa. Ay, ay, Paloma, oh. Ay, ito, staff ko si Paloma, oh. Manager natin. Paloma, say hi naman. Ay, say hi kayo. Ito po. Alam kayo dito. Ito, mga Repapits, kung papupunta kayo dito, ito, aharap sa inyo ang mga galang at mababait natin mga staff. Ano na yun mo? Paloma. Paloma. Si Denise. Denis po. Ha? Denise po. Alam ko na, kayong dalawa, balik tayo. Kinukompleto natin lahat. Kompleto po tayo. Lahat po ng klaseng tao, nandito po. Basta pumasok kayo, kompleto. 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 Paloma. Ayan, Paloma. At Denise. Denise. Oh. Denise po. Nako, naglalayo ako sa mga pangalan niya. Sige, ito na, pakiganda. Uy, ikaw, meron ka na ako. Ayan po, siyempre. Dito pa rin yan, kung saan matagpuan, napakalapit. Pag nandito kayo sa Green Hill Shopping Mall, yeah. Diretso na kayo dito. Yes, kasi tirado naman meron dito. Oh, tsaka meron dito ng coffee shop sa taas, meron din dinda ng sapato sa taas.
Meron tayong restaurant sa taas, meron tayong restaurant sa baba. So, 69 lahat. Okay na lahat. Kasi kasi, pero di ba tulad na sinabi, binigay mo t-shirt, eh, kahit mahal kita, tapos binaligtad niya, ginalan ako. Lahat dito may meaning eh. Ano ibigay mo sa isang babae, dapat gawin mo tulad dito? Free hugs! So, mangyayari talagang free hugs tayo dyan. Ano ba ganito? Free hugs! Wala, yung sumusunod na lang sa'yo. Sumusunod na lang sa'yo. Okay, okay. Hindi ngayon, mapasok na tayo para magkwento tayo at lalo tayo magkakakilala. Tara, tara, tara. Alaman ko lahat. Ang lahat-lahat. Okay? O, tara, madam. Sige. Master Long. Master Long, kay Teto, gawa ni Ronald Ventura ni Bentham na print. National artist siya, isang napakagaling na artist. Ganun pa rin, nasa bagong Tito Benes. Pero ito yung collaboration nila. Once in a lifetime na mangyari ito. Ito yung print nila na pinintahan din nila. Tapos ito naman, nagbebenta rin tayo ng mga diorama. Katulad ito, gawa ni Boss Benjo Santiago. Ano natin siya? Yan, Benzan Costco. Oh, yung ganda ito. Alam mo, si Boss Benjo, yan talaga yung hilig niya. At saka maganda siya yung LTO ano natin, RG natin sa Luso, ano, sa LTO. Pero yan ang hobby niya, nagbebenta siya ng mga ganito, nagbebenta kami, ako yung dealer niya, Benzan Costume. Ang galing. Yan, ano. Alam ko ito, Quezon City. Sirvel, ha? Tumatambay ka dyan, ha? Sa wildlife. Ito, ito, House of Benzes. So ano siya, 12 siya, parang siyang kalendaryo ginawa ni Boss Benjo. Sino kaya? Ito parang ito, nakatago. Dito tayo, tara. Ito naman yung gawa ni, ano, long paint gawa ni Quicks. Napakagaling na artist natin, gumagawa ng laruan. Siya, kilala siya sa buong mundo talaga. Alam na mga karepa-pips natin yan, kilala yan, malamang sa mahilig sa mga laruan tsaka sa art. So, si Quicks. Ito yung laruan, binibenta rin natin siya ng 380,000. Kaya, isang kasunod ka rin, yung kwintas pa lang, baka pag sinanglamo pa lang, sumakala. Ayan, ayan. Yung gawa ni, ano, tipa ni La Puente. Ito mismo work na to sa akin. To. Ako bumili na ito. Pero actually, hindi yun lang ngayon sa alaman na lahat. Talagang ako model nito. Hindi na ako yung katawang ko tayo masyado na ito. Yung parang masyado guwapo para sa akin. Pero na-perfect na lang isa sa kinope sa akin. Ako hindi na to. Pagkita yung mga ako. Hindi na lang. Tuwan-tuwa si Kate nun. Talaga ba? Kumain ka na. So, ito medyo, syempre, si Tiffany Lafuente, napagaling na artist. Actually, hindi ko pa natataro sa anong meaning nito. Pero lahat ng painting niya may meaning. So, yan ang napakagaling na modern art na gawa ni Tiffany. The best talaga. So, pasok tayo sa loob. Oo, master loob. Tapos yan. Napakagaling na painter ni Ma'am Iya, napakagaling na imagination. Yan yung character niya. Pag nakita mo yung painting niya, alam mo siya yan. Alam niya, style niya talaga yan. Yung mata, yung babae, yung kaya. Nasa magkano yun, boss? Yan, nasa mga 200 plus thousand. Kaya. Yan, ang kukulay niya. So dito tayo, may show tayo dito. Ito, may show na ako dito. Siya rin. Na sketches naman ni Ma'am Iya. So yan naman, hindi paint ang gamit. So, pen, either pentel sketch ang tawag dito. Pen, pentel, pencil, or charcoal. So ito siya. Pero ito, pen ang gamit niya. Halo siguro ng... Sobrang ano, tao mitikuloso. Sino mo naman, grabe naman yung laman yan. Yan. Tapos every 2 weeks, Master Long, Kate, nagpapalit tayo dito ng show ng local artist, minsan with the influx of international artists. Hindi maraming tao talaga pupunta rito, lalo yung mahilig sa masaya pag-a-tis. Kasi Sunday show eh. Oh, also, may kainan. Everybody's welcome here. Lahat ng tao welcome dito. Pampamilya, asama yung mga kids. Pampamilya, o. Tatlo pamilya mo, welcome naman dito. Pasok na pasok. Wala naman tayo mga karepa-pips. Ba, Boss Big Boy. Ako yung manghang-mangha. Napakagaganda ng mga painting mo rin. Salamat. Oo, talagang tayo na nakatutok ako. Dito lang, umupos ako ng 3 oras kami dito. Pero bakit ka nahirin ka sa mga painting mo niya? Abali, unang-una, toy shop tayo. Laging accidental gallery tayo dahil customer natin mga artist. So, nagdadali sila ng mga painting dito. So, ngayon, laging gallery na tayo. Ayun na.
So katulad na ito, itong magawa ni Tiffany Lafuente, sobrang galing na artist, barkada ko pa. Si Tiffany Lafuente? Oo. Yes, yan yung kumanta ng ano, sayang. Iba yun, iba yun. Iba yun, iba yun. Ate, wala pa rin. Paborito ko si Glenn. Glenn Lafuente yun. Hindi, siyempre. Talaga naman, di ba? Yes. O, kita mo naman ang mga itsura. Kasi may mga meaning-meaning. Kaya hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Kailangan malalalim ang utak. Malalalim ang utak ng mga artist natin eh. So, Boss Big Boy, paano ka nagsimulang umasenso bilang isang Boss Big Boy? Ay, ganun? Umasenso ako. So, hindi mabilis kumita ng pera, actually. Yes. Nagkaroon ako ng naramdaman ko kumita nung mga 40 na ako. Yes. So, ngayon nalaman mo na edad ko. 40. 41 na lang. Mga 43 lang. So, nalaman ko na lang na marami nang bumibili ng mga painting. Kakaroon na tayo ng mga following, nauubos na yung mga artworks. So yun, naramdaman ko na, kumikita na ako. Wow! Yung, sa painting. Yes, dun sa negosyo na gusto mo. Yes. At saka marami na rin natutulungan siguro, lalo na yung mga artists natin ngayon. Oo, nagtutulungan naman kami, talagang tulungan kami ng mga local artists. Tapos sinusuporta naman kami ng mga kliyente. Katulad may kliyente ako, si Uncle William, yun. Talagang sumusuporta siya sa akin. Teka, bakit ano, sobrang suporta mo, nararamdaman ko dahil natulad na sinabi ko na talaga nakasuporta ka sa mga, especially sa mga locals, sa mga artists na gano'n. Marami ka rin nakukuha sa kanila mga paintings at na-ibibenta mo. Oo, ganun. Bali, every 2 weeks tayo dito may show. Mm-hmm. So, ini-schedule ko sila, gumagawa sila, show sila dito. So, ako nagma-market, tulungan kami. So, ang gaganda na magawa ng mga local artists natin ngayon eh. Kung sakali ba mag-drawing ako, pwede rin ba akong mag-pass-up rin ng ano ba, sa painting? Pwede. Basta lahat naman kaya naman maging artist eh. Yung mga drawing. Oo. Eh kasi ako, baka hindi naman ako matuloy, drawing lang ako eh. Ano, pero pag kunyari ikaw, drawing ka lang, ano tawag siya, abstract. Teka mo na, ibig sabihin, abstract. Ang gagawin ko na, bukulan ng bukol, inamukha ko. Pinakulan. So, Boss Victor, gaano ba kahalaga sa'yo ang kultura ng sine? Sobrang halaga sa akin. Unang-una, nakakapagpaganda sa Pilipinas ang sine. Yes. Pangalawa, napupunta tayo sa... Nakikilala tayo sa buong mundo dahil sa mga artists natin. Wow! Tapos nakakapagpaganda ng paligid, nag-create siya ng disiplina. Huwag sana katulad ng mga iba na nakikita natin, yung mga ibang walang magawa, yung mga magaganda natin pa din. Vandalism pa na ako nun. Hindi ako hangat. Pero may mga street artists naman na gumagawa. Huwag lang ako nakikita. Na magagaling. Huwag lang yung mga vandalism. So, yan ang importante sa sining. At yung kaya sinusuporta natin yung mga local artists at local art. Eh, siyempre, based sa aming research, alam mo naman ako eh, pasapagat sa mga research eh, kayo pala ng mga parents mo ay nagsimula ng negosyo sa isang, yung bang, alam natin yun, talagang pagka binanggit mo yun eh, alam na lang bawat Pilipino yung pong nani, Uratex. At alam ko, ako sinerge ko talaga, nanay nati, ha? Ako sa'yo, nanay nati. I love you, nanay nati. Si nanay nati. Hi, mami. Alam, mami, alam niyo po, ako siguro mga 4 years old pa lang ako. Binibili na lang nanay ko, basta Uratex siya nang binibili niyan eh. Yung Uratex kasi magandang higaanak. Napakalibay. Oo, dito sa Pilipinas. Yung panahon ng hapon, wala akong Uratex, paano ka nagkaroon? Hindi, ano lang ako, para 50 plus na ito. Mga ano naman yan. O, siyempre, iba yan. Kita mo naman, dumaan yan sa, ang pag dumaan yan, yung Uratex sa hindi nyo kaano, yung bus, sa butas ng karayom. Paano ba nagsimula yung Uratex? Yung nga yung kwento sa akin ng nanay ko eh, nanay ko, tawag nga na dyan, Aling Nati. So, Aling Nati, oh, Talagang nagsimula sila sa tatay ko sa palengke, nanay ko, ahente sila ng unan. Unan, yan. Unan. Tapos yun, nagsara yung kumpanya na nag-ahente sila. Sila nagtuloy. Kumbaga, nakahiram sila ng mga puhunan, tatay ko nagdi-deliver, nanay ko nag-aayos, chewing ko nag-ano sa factory. Ayun na, nagdiretso na. So, lumaki sila. So, ilang years na po yung Uratex? 50 plus years. Oh, 50 plus. Kaya nga sabi ko, 50 plus lang ako. Di sakto ba yan? Ano ba yung unit na selling point na pinagmamalaki ng Uratex pagdating sa... Ano, yung pagdating sa mga quality? Yung proud tayo ngayon dahil talagang local made tayo. Tsaka, yes. Pero nakakas kasi ibang basa ito yung Uratex? Yes, ngayon. Kasi 50 years na tayo sa PUM, so quality talaga ang Uratex. Yun ang aasahan ng bawat Pilipino na ang Uratex talaga is quality. O yun, ganun yung Uratex. At local made. Ito ba, halimbawa, nasusunog ba ito? Yung tatang nasusunog, durability, comfort, highlight, frost, mattress, ano ba? Gusto ko tanong lahat siya. Actually, ang mattress, ingat kayo dahil talaga nasusunog siya. Delikadong mattress na sunog. Pero meron tayong mga fire-resistant na mattress ngayon. Pero iwasan yung sa sunog yung mattress. Oh.
Oo, tapos iwasan yung mabasa. Yun. O, kasi mamaya, naihi ka sa lao, mga gano'n. Tsaka yung quality talaga mga iti ba yun? Pero ibang basa pwede. Pwede, pwede no? Tsaka yung mattress. Paborito ko rin yung mattress kasi kararaymon yan. To? Yung mattress, isa sa mga... Ano yan, isa sa mga pinangangalagaan. Oo, naman. At tsaka talagang ano yan eh. Dapat nga talaga, kumuha kayo ng mattress. Dahil ang mattress, kalahati ng buhay nyo na doon kayo. Natutulog kayo doon, doon kayo nagre-relax. So. Biruin mo, yung mattress talaga sa buong buhay, tama siya namin mo, yung Yarotex nga. Yung mattress dapat matiba yan. Dahil gagamitin mo ng one week yan eh. Lunes, mattress, Merkos, Sabado, Linggo, ang galing ko tayo. Nasingit pa niya yun. Hindi, talagang gamit ng Pilipino. Talaga, nung, palaga nung araw pa man, pag nadinig mo, pumunta ka sa mga, may mga tindahan ng mga upholstery, mabibig talaga pag sinabing Yurotex, yun talaga ang sinasabi. Kumbaga, yun yung special talaga. Oh. Gusto kong pagmatagalang gamit. Salamat, lo. Yurotex. Oo, talaga, alam ng nanay natin yan. O, di ba nanay natin? Hi, Mami. Hi, Mami, oo. Si mother mo, si nanay natin, ang CEO ng Yurotex. So, boss, ikaw naman, anong posisyon mo sa Yurotex? Ayan, posisyon. Gusto ko yung mga posisyon. Yan, gusto ko yan. Ang posisyon ko, nakatuwan. Hindi, ang posisyon, ibig sabihin, anong posisyon mo sa kumpanya ng Yurotex? Kung baga, ano ang role mo dyan? Ano po gusto kong posisyon eh? Oo, ibig posisyon. Ano yung posisyon natin sa... Honestly, Keita, ang posisyon ko sa Yurotex is PR Director. Wow! PR Director. Public Relation. Tama ba? Mahilig kasi ako sa PR. Yes, oo. Mahilig ako pumiar. Ako pumiar kasi kaya nga tayo. Kaya nakipasin mo ilang araw pala tayo. Best friend na tayo. Oo nga, oo nga. Ayan talaga yung PR. Habi ko naman sa'yo, di ba? Ngayon talaga, kailangan doon matamis magsalita, magaling magsalita. At yung produkto mong inaalok, dapat totoo yung sinasabi. Yes. Oo naman. Dapat mababa ka pa ng kumpanya. Oo, mababa ka pa ng kumpanya. Hindi yung puro kakwento na salita na magaling magaling, pero bandang muli. Yun naman talaga. Yun naman ang talaga. Oo, alam nyo, mga Repapis, tanging Yurotex lang ang nakatanggap ng recognition ng voted by consumers, readers, distrusted brand 2021. Astig talaga! Digest ka ano po, nalito lang ako. Bakit? Pwede bang malito? O, di ba? At teka pa, ito ba yan? Sabi mo! No? So, boss, bukod sa mga collections, saan pa ba abala ang isang Big Boy Cheng? Ay, yan ganun. Ang isang Big Boy Cheng, may ganun. abala ako, yun, yan, Pitmaster, magpatanggal ng stress. Napakasaya, daming po laging kaibigan. Sila Sir Migs, lahat yan. Sila Uncle Atong, nagkagintuwa kami lagi. Si Long, yan, kayo. Tsaka pakilala mo rin sa akin yung Migs. Gusto ko siyang makilala yun. Si Migs? Ang gwapo yun. Ako, lagi na sa Quezon Ab. Nakatapay doon. Oo naman. Pamukha niya, ano, kabataang Bembol Rojo. Yun! Siyempre, tulad ng pagiging Pitmaster, talagang Pitmaster. Kaya nga yung Pitmaster natin, Pitmaster Paulero, magkaibigan talaga, magkakaibigan natin. At saka, katulad niya, tumutulong din tayo sa Pitmaster. Hanggang sa ngayon? Tayo rin, yung Yurotex. Ang Yurotex din kasama. Tumutulong sa Pitmaster. Ano ba mga tinutulungan ng Yurotex? Mga role mats, lalo si Uncle William, pag may sakuna, tatawag sa akin yan. Yan, talagang maaasahan talaga. O di pwede bang minsan mag-request naman kami ng kasi baka dumating ang time kami naman ni Kate, eh maka sa'yo, bigyan mo kami ng Yurotex yung pandalawahan mo. Pwede ba siya nalang? Pwede ba siya nalang? Siya narinig ako. Ako muna! Lunahan mo ako naman eh. Hindi, yan ay tulad nga na sinabi, dito. Bali yan ang Yurotex, yan ay talaga. Hanggang sa ngayon, yan ang negosyo ng pamilya. Yan ang talaga negosyo namin. Diyan kami nabubuhay talaga. Yan ang mga nagpa-aral sa inyo mismo. Yes. Ang tanong, ilan ba kayong magkakapatid? Tatlo. Tatlo lang? Tatlo po. Baba, ilan lalaki? Ako lang yung lalaki, bunso ko, tapos dalawang babae. Eh siyempre, ito tulad ng sinabi natin, ikaw sigurado ang kama mo, Yurotex, kaya kailangan matibay. Oo naman. Eh, kung sakali na naman, baka naman dumating itong anniversary namin ni... Ayop! Repapid. Ang marirecommend ako sa inyo. Ano ba ibigay mo? Mga recommend tayong partner ba? Yung bagong mag-asawa, halimbawa? Parang naalala ko, gamit ni Mang Kanor eh. Hindi, ang maganda. Parang ganun nakikita mo eh. Anong ibigay doon? Di ba ganun? Hindi, ano, senso. Ah, senso. Oh, alam mo yung senso na yung hindi gumagalaw, kumakapit siya. Kumakapit. Pag upo mo, hindi yung may iwan yung lukot. Yun yun. May, hindi, may iwan pero aangat siya. Aangat siya ulit. Pero umuukit sa katawan. So makikita niyo. Yung ibig sabihin, walang langit-ngit, walang ingay. Walang ingay, maski walang langit-ngit. Maski ang kapit bahay mo, ang dikit nilang pintuan ng dingding. Walang kalog. Walang kalog. Pang-class. Sige mo, gusto ko yung pang-class. Pang-class!
Ano ang message mo sa kagaya mo na gustong magsimula bilang isang collector pero wala pang budget? Yun. Yun. Yun naman talaga yung problema, yung budget. Kung walang budget, huwag na magsimula. Paano magsisimula? Walang budget siguro. Siguro pang maliit ang budget. Oh, bumili kayo ng mga local art na mas mura, may mga mura, doon tayo pwede magsimula. At asahan nyo talaga, talagang sa art, sa mga toys, tumataas talaga yung presyo. So in time, may jackpot talaga yan. Yes. So yun ang payo ko. Tapos sa yun nga, dandahan lang ang pagkokolek, hindi mabilisan. Huwag magmadali. Oh, ayan, mga Repapits, ha? Huwag niyo ka. Ay, siyempre, ito na, tapos na yung ating usapan. Lahat, nabulat lang na natin ang buong buhay ng ating Boss Big Boy. Ayan, at siyempre naman, Boss Big Boy, ha? Yes. Lalo naman sa ating mga minamahal, mga Repapits, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell. Tang, 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 ni Boss Big Boy. I-promote mo na din yung YouTube channel mo, Boss, para naman malaman na lahat ng ating mga Repapits. Oh, okay, guys, Big Boy, check, ha? Follow, subscribe, ha? Hit the notification. Ayan. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa'yo, Master Long. Ay, thank you, Idol Boss Big Boy. And Madam Kate. Siyempre, maraming salamat, Boss Big Boy Cheng, sa pagpapatuloy sa amin dito at pag-ipagkwentuhan. At salamat din sa'yo, Kate, kaya sa pagsama mo namin. Siyempre, lagi naman natin kasama ito si Kate. Napalagay ko na, lagi ko na sasama ito si Kate, eh. Di ba, Kate? Siyempre, Long, thank you very much then and you're welcome, Boss. Thank you very much. Thank you. At sana, maisama mo ulit ako sa susunod mong episode. Huwag mo akong kakalimutan. Ayan na naman. Ayan ang sinasabi ko, pasensya ka na, Boss Big Boy. Iisa lang sa kayamanan ko sa buhay. Wala tayong kayamanang material. Ang kayamanan natin, yung mga babaeng nagkaka... Alam mo na, lumahal. Medyo nagdanamig sa atin. Ang masasabi ko na naman dito, wala tayong may bibigay ng magandang buhay. Maganda lang. Ayos ko. Kasi ang mga Repapits, nakakatuwa lang mula dito sa Ronac Art Center. Kasama si Kate at si Boss Big Boy Cheng. Ako naman, si Long Mea. Aba, eh siyempre, sisigaw na natin ang pambansang sigaw ng Pitmaster Foundation. Sabay-sabay tayo. Siyempre, maghawak-hawak kamay. Ayan! Maghawak-hawak kamay! At sabihin natin ang pambansang sigaw ng Pitmaster.